At ating pumbasahin ang salita ng Diyos mula sa aklat po ng Lucas, chapter 23, from verses 47 to 49. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo mga saksi sa mga bagay na ito, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa umagang ito sa inyong kabutihan, katapatan at wala hanggang pag-ibig na aming nararanasan. Salamat din po sa pribileyo na kami ay sama-samang dumudulog po sa inyo sa pananambahan. Salamat sa mga nagbigay ng sapat na panahon para kami ay magkasama-sama on-site at maging sila nakasama namin online. Kayo rin ang Diyos na kumatagpo sa kanila at magbigay ng biyaya sa kanila para sila rin po ay makasama namin on-site. At nandalangin po namin sa umaga pong ito, kayo ang Diyos na mangusap sa pamamagitan ng iyong salita na aming pag-aaralan. Gamitin niyo po lamang akong kasangkapan upang ang inyong kalooban ang maipahayag sa aming kalagitnaan. Walang ibang magturo sa amin kundi ang kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo na siyang aakay sa amin sa landas ng katwiran upang kami makapamuhay ng kaaya-aya at kalugod-lugod po sa inyo. Salamat po, Panginoon, at ang lahat ng biyaya, pagpapala, lahat, Panginoon, ng inilaan niyo para sa amin, maaming matanggap sapagkat nais po namin kayo lamang mabigyang parangalan, kaluwalhatian, at pasasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakakaupo na po kayo. Masaya po ako na muli kayong makita at parang may naka-reserve sa Holy Spirit na upuan dito, no? Pwede naman kayo umupo dito sa harap para nang sa ganun eh, hindi tayo nagsisiksikan sa likuran. We are on our second to the last series about From Creation to Christ. At sa darating po na July hanggang sa darating na December, ay iba na naman po ang magiging series po natin. Ang nakakatuwa sa kabutihan po ng Diyos ay from January up to June, ay napag-aralan po natin ang halos kalahati po ng Bible. Yung mga significant, relevant na mga pangyayari, napag-aralan natin yun from Genesis up to the Gospels. At ngayon nga po, alam ko na tapos na po ang mahal na araw, but still, we have to fully understand how Jesus conquered death. Kung paanong napagtagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo ang kamatayan. Alam niyo po, meron pong dalawang kaloob ang Diyos sa tao. Ano po ito? Ang kaloob ng buhay na ating pong mababasa sa aklat ng Genesis na matapos likain ng Diyos ang tao mula sa alabok. Okay? Ang ginawa ng Diyos, siya po ay nagbigay hininga ng buhay sa tao. So, life is a gift that came from God. Hindi po natin pag-aari ang buhay na meron po tayo. Ito'y kaloob ng Diyos. But at the same time, in Genesis chapter 3, verse 24, yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon ay nilagyan din po niya ng hangganan. Hindi dahil sa ayaw niya tayong mabuhay tulad nung pagkakalikha niya sa atin, kundi dahil sa pagsuway ng tao sa utos ng Diyos, kinailangan ng Diyos na bigyan ng hangganan ang buhay ng tao. Kaya sa Genesis chapter 3, verse 24, sinabi ron na tayo ay walang pagsalang mamamatay. Ano, bakit po tayo mamamatay? Sapagkat yung kamatayan po ay isang katotohanan na ayaw ng Diyos na ang tao ay magpatuloy sa pagkakasala. Alam naman po natin, God gave the instruction to Adam not to eat the fruit of the tree of knowledge and evil, pero dahil natukso ng kalaban si Eva at kinuha ni Eva ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama at binigyan ng kanyang asawa, ang nangyari po, parehas po nabuksan ang kanilang kaisipan, nakita nila na sila'y hubad at pagkatapos, sila po ay nagkumuha ng mga puno, mga dahon ng puno
At ito po'y itinagpi po nila sa kanilang katawan as a covering. At nung madinig nila ang Diyos na naglalakad sa dapit hapon sa halamanan ng Eden, nagtago po sila. So, naging dahilan po ito para sila po ay magkaroon po ng takot sa Diyos. Sapagkat alam nila, ang kanilang konsensya, ay alam po nila na meron silang ginawa na hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. Palagi ko pong sinasabi, sapagkat ito rin po ang natutunan ko mula sa lingkod ng Diyos na si Dr. Maurice Cerullo, na meron tatlong bagay na hindi po ninais ng Diyos na malaman ng tao. Ano po itong tatlong bagay nito? Sin, sickness, and death. But because of man's disobedience, itong tatlong bagay po na to ay pumasok sa buhay ng tao. Ang kasalanan, ang karamdaman, at ang kamatayan. However, death is as powerful as life because it came from God. So walang bagay na nagmula sa Diyos na hindi po mabuti para sa atin. E paano magiging mabuti ang kamatayan? Sapagkat ang kamatayan ay nagdudulot ng pain sa atin, nagdudulot ng loss sa atin, nagdudulot din po ito ng kapahamakan sa atin na mga naiiwan ng mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin. Ang totoo, death is as powerful as life because yung kamatayan po ang nagsisilbing dahilan para tayo po ay pumunta, makapasok sa walang hanggan. However, dapat po natin maunawaan, when the Bible talks about death, it talks about three types of death. The first is the physical death, at ito po yung sinasabi ng Awit chapter 90, verse 12, na ang buhay ng tao ay 70 to 80 years lang. So, talagang matatapos ang buhay ng tao sa mundong ito. Just yesterday, nag-celebrate po yung mother ko ng 79th birthday niya. Pero wala po kami ron to celebrate with her. Kaya lang nauna na po yung celebration po namin. Kasi meron po akong kasal kahapon na ginanap sa Bongabon. So, salamat sa Panginoon. 79 na po yung mother ko. Salamat sa Panginoon yung mga mahal natin sa buhay. Ipinahiram sa atin ng Panginoon at a certain time frame, pero ang reality ng buhay na dapat din po natin paghandaan, eh may hangganan ng buhay po natin sa mundong ito. The second type of death na tinutukoy po ng Bible ay walang iba kundi yung spiritual death. Noong sinabi ng Panginoon kay Adan na huwag niyang kakanin ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, sapagkat sa sandaling gawin niya yon, siya ay walang salang mamamatay. Hindi naman siya namatay physically. Pero ang namatay sa kanya is yung spiritual relationship niya sa Diyos. Kaya kahit anong gawin ng tao na magbago, kahit na anong gawin ng tao na magsumikap, na maging mabuti, ang nangyayari sa tao, hindi po tayo nakapagpapatuloy. Bakit po ganun? Sapagkat wala sa ating nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Sabi nga po ng aklat na Roma chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. So Roma chapter 3 verse 23, wala ni isa man sa ating nakaabot sa pamantayan ng Diyos. So ibig sabihin, spiritually, we are away from God. And the only way for us to become spiritually alive again is when we accept Jesus in our life as our Lord and personal Savior. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, ang sino mang sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Saan po nakasulat yun? Sa aklat ng 1, chapter 1, verse 12. So, the moment we receive Jesus in our lives as our Lord and personal Savior, then yung spiritual death po natin ay napalitan na po ng spiritual life. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if any man is in Christ, he's a new creation. The old is gone and the new has come. So, meron na tayong bagong buhay. At ito po yung tinatawag po natin na born again experience. Yung pagiging born again ay hindi po isang religion, kundi isang karanasang dumarating sa buhay natin bilang mga tao na nananampalataya sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya nagkakaroon po ng meaning sa atin pag tayo nagbabasa ng Bible. Mas nagiging meaningful kapag tayo po'y nananalangin. Mas nagkakaroon tayo ng conviction kapag meron tayong nagagawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, sapagkat meron na tayong spiritual life na nag-uugnay sa atin sa Panginoon. Pero ang sinasabi po ng banal na kasulatan, meron pong ikatlong uri ng kamatayan. Ano po ito? Yung eternal death. Maaring maranasan ng tao ang physical death, maaring maranasan ng tao ang spiritual death, pero ang sukdulang kalalagyan ng tao ay yung pong eternal death. Yung pong walang hanggang kamatayan
na hindi po natin makakapiling ang Diyos. Yan po ang sasapiti ng mga tao na matapos mamatay sa mundong ito, na walang ugnayan sa ating Panginoon, they are eternally damned. They are eternally condemned. Yun po yung sabi ng John chapter 3, verse 17. But for those who did not receive Jesus as their Lord and personal Savior, they are eternally condemned. Pero huwag tayong mag-concentrate doon. Mag-concentrate tayo doon sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Kasi itong tatlong to, pag ang tao'y walang relasyon sa Panginoon, tiyak na mga mararanasan ng tao to eh. Itong physical death, spiritual death, and eternal death. Pero mag-concentrate tayo dun sa ginawa ng Panginoon. Sapagkat yun ang magbibigay sa atin ng pagkakataon para maranasan yung eternal life. At dapat po nating maintindihan, mga kapatid, ang sabi po ng salita ng Panginoon sa 1 Corinto chapter 15, verses 55 to 56. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So, dito natin makikita, when Jesus rose from the dead, ang ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay mula sa pagkamatay, okay? Nawalan ng kapangyarihan ang kamatayan sa buhay ng tao. Eh, ba't may namamatay pa rin? Okay? Ang totoo, maaari talaga tayong mamatay physically. Pero yung spiritual death at yung eternal death, yun ang mahalaga na hindi nating maranasan sa ating buhay. Eh, maraming tao may pananalig sa Diyos, mayroong pagkakilala sa Diyos, pero bakit hindi nakikita sa buhay nila yung katotohanan ng pagkakaroon ng bagong buhay at buhay na walang hanggan? Simple lang po, mga kapatid. Baka hindi makatotohanan yung experience na kanilang naranasan sa ating Panginoon. Parang ganito po yan. Bagamat yung aking pong mga anak ay totoong nanggaling sa aming mag-asawa bilang mga anak po namin, pero not until they come to the realization na dapat nilang ipamuhay yung kanilang buhay sa paraan na aming pong itinuturo sa kanila, hindi po masasabi na sila ay totoong mga anak namin. Biologically speaking, yes, anak namin sila. Dala po nila yung apelyido namin. Pero kung hindi sila kikilos, hindi sila mamumuhay ng paraang pamumuhay po namin, kaya nga sabi ng Bible sa Aklat ng Galacia, yung alipin at yung anak, pantay lang yun sa harapan ng kanyang amo. Pero kapag yung anak, he assumed the responsibility of being a legitimate son, then that's the time na magkakaroon ng distinction ang buhay po ng totoong anak at yung alipin. Ganyan din po tayo sa harap ng Diyos. Though we receive Jesus in our life as our Lord and personal Savior, but if we do not live our life in accordance to the will of God, baliwala po yung pagiging anak po natin. So we really have to make a decision. We really have to be intentional sa pamumuhay na meron po tayo. Kinakailangan talaga ipakita natin na tayo mananampalataya. Ipakita natin na tayong totoong tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Yung iba po kasi sa atin, tagasunod lang sa nguso, hindi sa puso. Tagasunod lang dahil meron pong kailangan sa Diyos, pero hindi dahil gusto niyang makatupad sa kalooban ng Diyos. So pag-aralan po natin ngayon, why does Jesus need to conquer death? Bakit kinakailangan mapagtagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo ang kamatayan? Unang-una, tatlong bagay lang po ito. Because it is the last wage of sin. Ito ang huling kabayaran ng kasalanan. Sabi ng Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ang huling hatol pala na kabayaran ng ating kasalanan ay yung tayo po'y mamatay. At kanina, in-explain ko na po ito sa inyo. Yung physical death, spiritual death, and eternal death. But in order for us not to experience eternal death, we need to receive Jesus in our life as our Lord and personal Savior. Ganun lang ba kadali yun? Tatanggapin lang si Jesus? Yes.
Pero ang mahirap yung makita sa buhay natin, yung bunga ng pagtanggap natin sa Panginoon. That's why we need to abide in the presence of God every day. That's why we need to rely sa presence ng Panginoon every day. Alam niyo mga kapatid, salvation is free, but not yung but it would cause everything in us to be a true disciple of Jesus. Ulitin ko po, salvation is free, but it will cause everything in us to be a true disciple of Jesus. Ba't ko po ito sinasabi? Sapagkat ano sabi ng Panginoon? If any of us want to follow Him, he must deny himself, take up his cross daily, and follow Him. So, ano-ano ba yung mga dapat na talikuran natin? Eh, simple lang yun. Iba-iba kasi tayo eh. Iba yung dapat kong talikuran sa dapat yung talikuran. Iba yung dapat yung i-give up sa dapat kong i-give up. Pero, in exchange of our having a true relationship with Jesus, meron tayong dapat i-give up para sa Kanya. So, Jesus have to conquer death because it is the last wage, o ito po yung huling kabayaran ng kasalanan. Pangalawa, it is the last prison. Ito yung huling kalalagyan, okay, ng tao. Sabi ng Gawa chapter 2 verse 24, subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at hinango sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi siya kayang ikulong nito. Sa history ng buong mundo, meron na po bang tao na nakatalo sa kamatayan? Wala. Maaring si Lazaro, at makikita natin, hindi lang si Lazaro ang muling nabuhay muli. Even in the Old Testament, meron mga tao na muling nabuhay. Pero sila po ay namatay din. Pero tanging si Jesus lang, ang matapos po niyang mamatay at muling nabuhay, siya lang po yung nabuhay magpakailanman. So, nawalan ng kapangyarihan ang kamatayan sa kanya sapagkat hindi siya pwedeng ikulong nito. Tayo, maaari po tayong mamatay at maaari tayong malibing, pero ang pangako na salita ng Panginoon sa 1 Tesalonica chapter 3, tayo po ay muling bubuhayin sa pagtunog ng trumpeta, sa pagbabalik ng ating Panginoon. So that is the blessed hope that we have. Hindi tayo forever in the grave. Eh, baka may mamiloso po. Eh, paano naman, pastor, yung mga na-cremate? Kaya wala naman sila sa libingan. Bubuhayin din po sila. Eh, paano yung, ano bang magiging itsura nila? Eh, abo na nga lang sila. Okay, mag-alala. Okay, wag na tayong maging concerned kung anong magiging itsura natin. Kung bungi ba tayo, may buhok ba tayo, ano ba itsura natin, matanda ba tayo, pag binuhay tayo muli ng Panginoon. Hindi po, kasi kahit na yung sanggol na namatay, pag muling binuhay ng Panginoon, hindi na siya mananatiling sanggol. Kung sino tayo sa puso ng Diyos, magiging ganun ang ating pong kalalagyan. Imagine nga, di ba? Do you remember in the Gospels, ang Panginoong Jesucristo together with Peter, James, and John, nandun po sila sa Mount of Transfiguration at pagkatapos biglang nagningning ang mukha ng ating Panginoon, tapos nakita po nila si Moses at saka si Elijah. Ang tanong ko, paano nakilala ni Peter, James, and John, si Moses at si Elijah, samantalang nung panahon na yon, wala pa namang camera, wala pang picture, wala pang video. Paano nila nakilala si Moses yon? Paano nila nakilala si Elijah yon? Why? Because it was the revelation of God. So ganun din tayo. Okay? When the Lord brings us to resurrection, pagka tayo po'y binuhay muli ng Diyos, hindi na mahalaga kung ano itsura natin. Ang totoo, kung sino tayo sa puso ng Diyos, magkakakilan lang po tayo. Kaya siguraduhin po natin, magkakasama tayo. Sapagkat kahit po yung nasa impyerno, makikilala rin natin. Natatandaan nyo sa Lucas chapter 16, you see Lazaro, di ba? Saka yung mayaman, sabi nung mayaman, Lord, sabihin nyo nga po kay Lazaro, sabi niya, Amang Abraham, sabihin nyo po kay Lazaro, idudot-dot yung dulo ng kanyang daliri sa tubig para maibsa naman ang aking kahirapan at pagkauhaw. Paano niya nakilala si Lazaro? Sapagkat ang totoo, magkakakilan lang po tayo. Kaya lang mga kapatid, di ba napakalungkot? Kung tayo nasa non-smoking area at makakakita tayo ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan na nasa smoking area.
So gawin natin ang lahat ng pwede po natin gawin para sila po ay maisalba natin mula sa kanilang maaaring hantungan tungo po sa buhay na wala hanggan kasama ng ating Panginoon. Pangatlo, the last enemy. So una, the last wage. Pangalawa, the last prison and the last enemy. Ano sabi ng 1 Corinto chapter 15 verse 26? Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. And Jesus was able to overcome death. He overcame death. So ibig sabihin, wala nang mas makapangyarihan pa sa kamatayan dahil natalo ng ating Panginoon. So hindi tayo dapat mangamba. Okay? Meron po akong kaibigan, nag-message sa akin. Sabi niya, pakisabi nga sa kasama natin, baka pwede akong makahingi ng tulong sapagkat malaki na ang pangangailangan namin. Okay. At ang totoo, mga kapatid, kapag ka dumating sa buhay nating tao na meron tayong karamdaman na pinaglalabanan at mahal natin sa buhay yung apektado, mababaliwala ang lahat ng meron tayo sa kagustuhan lang nating maisalba ang buhay ng ating mahal sa buhay. Pero alam nyo, talagang darating yung oras na mawawala at mawawala ang buhay natin sa mundong ito. Pero ang dakilang pag-asa natin is Jesus overcame death. And we who have faith in the Lord Jesus Christ, time will come. Mamatay man tayo sa mundong ito, pero tayo'y walang hanggang makakapiling ng ating Panginoon. At hindi lang yun, mabubuhay tayong muli kasama ng ating Panginoon. So ito, tatlong bagay na to, okay? The last wage, the last prison, and the last enemy. Jesus overcame death. He has to overcome death because of these three things. Ngayon, sa atin namang buhay, ano ang significance, ano ang relevance kung bakit ang Panginoong Jesucristo kinailangan niyang makonquer ang death? Paano naman po natin to apply sa ating buhay? Unang-una, it saved us from damnation. Iniligtas tayo nito sa kapahamakan. Sabi ng 1 Corinto chapter 15 verses 20 to 21. Ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Papunta po kami rito, dalawa po yung prosesyon ng patay na inabutan po namin. At I always wonder, ba't kinakailangan talaga na yung bang mabagal yung, kung pwede nga lang inch by inch yung lakad ng tao kaya lang, di ba, patay ka na, nakakaistorbo ka pa. Ewan ko, ganun na. Ganun yung nasa isip ko . Kaya lang siguro sa mga naiwanan, as much as possible, gustong i-delay yung paghatid sa huling hantungan. Kaya siguro ganun, ano? Hindi ko talaga alam. Kaya lang, iniisip ko lang. In this modern world, in this high technology world na kinabubuhay natin, parang tayo na lang mga Pilipino yata ang gumagawa po nun. Sa ibang bansa, hindi na po ganun. At hindi ko sinasabing ganun ang dapat natin gawin. Kaya lang, tayo kasi mga Pilipino, kung ano yung nakagisna natin, kung ano yung naituro sa atin, yun din yung talagang gusto natin gawin. Kaya lang ang tanong ko, kung tayo ay nakapagbasa na ng banal na kasulatan, paano natin dapat i-apply sa buhay natin? Paano natin paghihiwalayin yung nakagisna natin sa katotohanan dapat nating i-apply sa ating buhay? Dapat maunawaan na natin, iniligtas na tayo ng Panginoon sa kapahamakan. 2 or 3 days ago, nag-uusap kami mag-asawa at sabi nung misis ko sa akin, pag ako namatay, sabi niya ganun, ewan ko kung nakakapag-usap kayo ng ganun, no? We can talk anything under the sun. Sabi niya sa akin, pag ako namatay, tama na yung ano, yung isang gabi lang ako iburol. Tapos, wala na. I-cremate mo na ako. Kasi gagastos ka pa kapag kumuha ka pa ng lote sa memorial, kapagawa ka pa ng nicho, kabaon, everything. Parang hindi, pagka binurol ka, syempre,
gagastos ka rin, di ba? Kaya lang, ang totoo, wala nang halagang buhay natin pag namatay tayo sa mundong ito. Pero isang bagay ang dapat natin maunawaan, tayong mga nagsisampalataya sa Panginoong Jesucristo, wala tayo dun sa kapahamakan. At ito yung dapat na ipagpasalamat natin sa Panginoon, na everyday ng buhay natin, ito yung dapat na ipaglaban natin. Pinalaya na tayo ng Panginoon dun sa pamumuhay na tayo po ay mapapahamak. So ingatan natin ang buhay natin in such a manner na malaki yung makikitang pagkakaiba ng buhay natin sa buhay ng ibang tao. Ang buhay na meron tayo ngayon, mahalaga sa Panginoon. Bakit ko po sinasabing mahalaga to sa Panginoon? Because it cost His own life in order for us to experience the eternal life that Jesus gave to those who believe Him. So, tayo na binigyan nito, anong dapat natin gawin? Aba, dapat ingatan natin. Dapat pahalagahan natin. Dapat ito po ay ipaglaban po natin. Nung ako po yung nagtatrabaho sa Saudi, nung umuwi po ako, syempre nag-invest po ako para sa, bumili naman ako ng konting alahas, bumili ako ng kwintas yata para sa mother ko. At yung isang kapatid ko, binilang ko ng earrings. Tapos ang ginawa nung kapatid ko, ibinigay po yun kay Isha. Pinamanan nung kapatid ko kay Isha. 32 years na po yung hikaw. Iningatan nung kapatid ko. Okay? Tapos sabi sa akin ng anak ko, "Daddy, is this real?" Sabi nga nung anak ko. Sabi ko, "Oo naman anak, tignan mo nga hanggang ngayon. Kumbaga, hindi kumupas yung kulay." Diba? Parang hindi, wala, hindi ko kaya rin bumili ng ano eh, no? Ng genuine. Pero, iningatan ng kapatid ko. At naipamana niya pa sa aking anak. Kasi wala naman siyang anak na babae. So, bukod doon, binigyan niya pa ng ibang set ng earrings yung aking anak. So, tuwan-tuwa yung anak po. Anong relevance nun dito? Mga kapatid, higit pa sa jewelry ang binigay ni Jesus sa ating buhay. Ang binigay ng Panginoong Jesucristo sa atin ay ang sarili po niyang buhay. At kung yun ang binigay niya sa atin para magkamit po tayo ng buhay na walang hanggan, napakahalaga na ingatan po natin yun sa ating pananalita, sa ating pagkilos, sa lahat ng ating ginagawa. Pangalawa, okay? What is the significance why Jesus conquered death? Number two, it proved our faith. Pinatunayan ito na makatotohanan ng ating pananampalataya. Sabi ng 1 Corinto 15:14, "At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya." I always make emphasis dito po sa talata pong ito na kailangan mapatunayan natin ang ating pananampalataya. At ang pagpapatunay nito ay yung krus na hindi po nanatiling nakapako si Jesus doon. Siya'y muling nabuhay. Mula sa krus, siya'y inilibing at mula sa pagkakalibing, siya'y muling nabuhay. And lastly, we end with this. It proved that Jesus is Lord of all. Diba sinasabi natin, He is King of Kings and Lord of Lords. Kasama sa kanyang pagiging Panginoon ay yung pagiging Panginoon niya ng kamatayan. Sabi ng 1 Corinto 15:25, "Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway." At isa sa kanyang kaaway ay ang kamatayan. So, dahil na-overcome ng Panginoong Jesucristo ang kamatayan, even death itself has no power over us who believe in Jesus. Ibig sabihin nun, mga kapatid, maraming tao natatakot pong mamatay. Maraming tao, tanggap nila na mamamatay sila pero hanggat maaari gusto nilang i-delay yung kanilang pagkamatay. Kaya umiinom po ng gluta, umiinom po ng stem cell, inom ba yun o drip o kung ano pa man ang ginagawa sa kanila. Yung iba talagang nagpupunta para makadiscover ng fountain of life o kung ano pa man, di ba? So, dinidelay ang kamatayan. And if we have that capacity, wala namang problema po yun eh. Dahil
Lahat po tayo papunta sa kamatayan, pero ang hindi natin dapat maranasan ay yung takot po tayong mamatay. Sapagkat alam natin ang kamatayan ay pintuan lamang na papasukin natin at pagpasok natin doon, papunta na po tayo sa wala hanggan. Dahil tayo'y merong pananampalataya kay Jesus, ang wala hanggang mapapa sa atin ay wala hanggang buhay. Pero ang mga tao na walang pananampalataya kay Jesus, walang ugnayan kay Jesus, mapapatungo po sila sa walang hanggang kamatayan. Dapat silang matakot doon. Pero tayo na nagsampalataya sa ating Panginoon, hindi po tayo dapat matakot. Because we know that Jesus will resurrect us from the dead. Kaya nga mga kapatid, dapat maunawaan po natin. Jesus conquered death to prove to us that He is Lord of all. Sa ating pong pagtatapos, tatlong bagay. Why Jesus need to conquer death? Because it is the last wage of sin, it is the last prison, and the last enemy. And what is the significance of Jesus conquering death? It saved us from damnation, it proved our faith, it proved that Jesus is Lord. Paano natin ngayon ito i-apply sa ating buhay? Simple lang po, mga kapatid. Ang buhay na meron tayo, dapat nating i-enjoy. Kaya lang, as we enjoy life, we enjoy because we know that it is a gift from God. And if it is a gift from God, we should value it. We should make the most of it. At hindi lang po yun. We should share to other people the importance of having a personal relationship with God. Sa buhay po natin, mga kapatid, lahat po tayo pwedeng biyayaan ng Panginoon pagpalain, pwedeng biyayaan ng Panginoon na tayo paunlarin. At ang totoo, kalooban ng Diyos yun. Kahit na nagkamali ka na, kalooban pa ng Diyos. Kahapon po yung kinasal ko, buy one, take one. Yung lalaki, single. Yung babae, may anak sa pagkadalaga. Pero the guy still chose to marry her. At yun, instant family po sila. Pero alam nyo, mga kapatid, because every one of us does not only deserve a second chance, we deserve many chances. At pag binigyan na tayo ng Panginoon ng panibagong pagkakataon para ma-redeem yung pagkakamali natin, pahalagahan na natin yun. Kasi mga kapatid, hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Doon po sa wedding kahapon, ang haba ng speech ng nanay ng lalaki. At parang nakatingin lang siya doon sa bride. Okay? Siguro dahil kilala niya yung anak niya. Pero ang haba ng speech ng nanay ng lalaki. At sa loob-loob ko, parang siya yung nag-sermon. Okay? Pero alam nyo, mga kapatid, siguro, parang sa kanya na, assessment ko lang, ano? Parang akdehado yung anak niya sapagkat buy one, take one. Sabi nga nung nanay, ngayon lang tayo nagkita. Okay? Sa bilis ng pangyayari, ngayon lang tayo nagkita. Ngayon ko lang din nakilala ang iyong pamilya. Nawa hindi mangyari yun dito, ha? Sa inyong mga dalagang babae. Kasi alam nyo, ang napakahalaga sa buhay ng isang magulang na talagang makilala yung inyong magiging partner in life. At sa buhay natin bilang mga tunay na anak ng Diyos, first, we give honor to God. Second, we give honor to our parents. Sapagkat yan ang pangako ng salita ng Diyos. If we honor our parents and obey them with all of our hearts, lalawig ang ating buhay. Sasagana ang ating buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin yung hinanda kanina. Yung kapayapaan. Yeah.
Pagtagumpayan niyo, mapapagtagumpayan din po namin
bagay na hindi namin kayang gawin para sa aming pong mga mahal sa buhay, para sa aming asawa, sa aming mga anak, sa mga magulang po namin, o sa mga taong nakapaligid sa amin na mahalaga sa amin. We pray, Panginoon, that you make a way for them to surrender their lives to you. The same way, Panginoon, na kami kinatagpo ninyo, katagpuin nyo rin po sila, sapagkat mahalaga sa amin sila. At kung ano ang mahalaga sa amin, mahalaga rin po sa inyo, sapagkat kami mga anak ninyo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, hayaan nyo ang inyong masaganang biyaya at tanggapin ang bawat isa po sa amin. Magkaroon ng katugunan ng aming pangangailangan. Magkaroon ng kagalingan ng aming karamdaman. Magkaroon ng lunas ang lahat ng aming problema. Magkaroon ng kapahingahan ang kapaguran ng aming kaluluwa. At magkaroon ng kasagutan ang lahat ng aming kahilingan sa inyo sa panalangin. Maraming maraming salamat po, Panginoon. At sa umaga rin po ito, hayaan niyong tanggapin namin ang biyaya ng iyong pagpapala sa aming buhay. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And lift up His countenance upon you and give you His peace. This we all ask and pray in Jesus' mighty name, and everyone will say, Amen, Amen. Thank you for joining us. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na linggo sa pagpapatuloy ng ating pananambahan sa ating Panginoon. God bless you po.